aking isaysayin ang tatlong kasong hindi interesado. Una ay ang kasong sedisyon. Di umano yung sumulat. Ma-download ni Tangere Annotations of Historic Philippine, El Pelinus Perasmo at marami pang iba. Ikalawa, rebellion. Di umano yung pinamumunuan niya pag-re-rebelde at panakras sa ating pamanahan. At ang huli ay konspirasyon. Si Jose Salti Mercado ay nagtitipag sa buwan para ng di umano at bumubuo ng illegal samahan. At ang huli ay konspirasyon. Maaari nang magbigay ng opinyon ang tagapagtanggol, Teniente Tabiel de Andrade. Sa mga nakalipas na panahon, ang pangalan ni Dr. Jose E. Mercado ay naging maingay sa mga tao sa sumisimbolo ng revolusyon. Napalagay na ang kanyang presensya at pangalan ay isang banta na nagdulot ng lamat sa relasyon ng mga individual sa Espanya at Pilipinas. Ngunit paano niyo ito ang sabi? Sa paanong paraan? Ano ang iyong malakas na pruweba? Meron ba siyang nabanggit na tatalikuran niya ang Espanya? Pinasusok naman niyo ba ang ating bansang Espanya ng sobra? Na umabot sa puntong labis niya sinisira ang ating ginagalang bansang Espanya? Galante niya ba tayo dinugtugan ng dahas? Para sa paghangad na dumanak ang dugo? Para sa pagkaroon ng pagbabago? Sa tingin ko, hindi. Datapuat ang mga ipinaparatang sa kanyang mga isinulat ay hindi umani ng madaming kontrobersya at nagdulot ko ba paratangan siya bilang subheto ng pagkasuklaman at matinding galit gawa ng kritikal na paghuhusga. Sa kanya, isa lamang itong advokasya para sa karapatan ng bansang Pilipinas bilang hakbang sa siguridad ng kanilang bansa at sa kalayaan nito. Gamit ang kanyang di matatawarang talino at mga kakayahan sa iba't ibang larangan, gumawad siya ng malaki at di matatawarang respeto galing sa kanyang kapwa Pilipino mismo na may mabuting intensyon sa ating mga Espanyol, kahit din sa mga individual na pumaparatang sa kanya bilang isang traidor. At dahil sa kawalan ng pagkakabantay-bantay, malinaw na ang husugahan siya ng patas ay imposibleng mangyari sa anggulong ito. Ngayon, meron ba malawang ba ang huwes kahit kakarampot na pagkakasala? Meron bang iritoridad sa kanyang paninindigan kung paano ang ating bansa ay dapat nang bigyan ng bantay na respeto kung kaya hindi nyo ito pinahintulutan? Yun ba ang rason kung bakit ganap na tumututol dito? O baka isa lamang itong kawalang hiyaan at pagkamakasarili? Kung kaya kumantong tayo sa ganitong desisyon, sa objektibong pananaw, ang kanyang mga isinulat ay hindi kailanman nagdulot ng direktang pag-aagrabyado sa kaugnayan ng Espanya at Pilipinas, at hindi kailanman nagtudyok ng pag-aaklas. Mahigpit ang panindigan ni Dr. Jose Rizal. Mula sa taong 1892 hanggang sa 1896 noong may tapon siya sa dapitan, na natiling tipong ang kanyang bibig sa anumang usaping politikal. Kahit sa pagigitan nila ni Don Pio Valenzuela na hinihimok siyang sumali upang pangunahan ang revolusyon sa pamamagitan ng pagsama sa kanila at mailigtas ang kanyang sarili sa paraan ng pagtakas, sa mismong araw na ito
pwedein pa rin siyang gumagay rito. Sa ganitong rason, maaari pa natin pag-isipang mabuti ang hatol. Kung kaya, kami ay nakikiusap at nagmamakaawa. Sa ngalan ng Ulap na Justisya, na si Dr. Rosie Jose E. Mercado ay hindi nagkasala. Ang huwes ay hindi kailangan maghigante. Ang mga huwes ay dapat maging makatarungan. Sa mga taong naging biktima ng rebolusyon, direkta man o hindi, sa mga nawala ng minamahal, huwag sana tayong magpadala sa gustuhan maghigante. At huwag sana tayong magpadala sa ating kinikimkim na galit. Ibigay ninyo ang parating ito sa mga taong nasa gitna ng madugong labanan. Pilitin natin isagawa ang paglilitis na ito ng patay at tama. Ating husgahan si Dr. Jose Mercado E. Alonso, hindi sa ngalan ng paghigante, kundi sa ngalan ng justisya. Meron pa bang karagdagang depensa ang akusado laban sa mga ipinaparatang sa kanya? May ipit kong tinatangki na ako'y kabilang at kaugnay sa politika. Hanggang pet sa puno ng hulyo ng taon niya. Wala akong kaugnayan sa rebelyon dahil ako pa mismo nagpayo kay Dr. Pilio Valenzuela noon sa kapitan na huwag sila makaglas. Hindi ako nagpapunta sa mga elementong radikal at revolutionary. Pangatlo ay ginamit lamang ng mga revolusyonaryo ang aking pangalan na hindi ko nalalaman. At kung ako ang aamis ngayong sala, noon pa sana ay tumakas na ako patungong Singapore. Kung ako nga mayroong pagdanyan sa rebellion ay sana noon pa ay tumakas na ako sa kayo ng isang bintang moro at hindi nagpatayo ng tirahan sa ospital at bumili ng lupain sa dapitan. Isa pa ay bakit hindi ako kinusulta ng mga revolusyonaryo kung ako ang pinuno ng revolusyon? Oo, aking nga isinulat ang konstitusyong La Liga Filipina. Subalit, ito ay isa lamang posisyong pansibiko at hindi isang revolusyonaryong samahan. Ay hindi nagtagal ang La Liga Filipina sapagkat pagkaraan ng unang pulong ay ako ay pinatakot ng dapitan. Isa pa, kung muli man nabuhay ang La Liga Filipina, pagkaraan ng siyam na buwan ay hindi lingit ito sa aking palakalaman. Kung totoo may mga pait na komentaryo sa aking mga sinulat, ito malamang ay sa kadahilan ng aking itong isinulat noong 1,800 na buwan. Aking pamilya ay inuusig, kinukumpiska ang aming tahanan, bodega at iba pang kagamitan. Mapinginoon ang ating kapatid dahil laki na si Pasiano at mga bayaw ay binatapon. At panghuli, walang katotohan ang tinukaw ang aking talumpad sa ang revolusyon. Kagaya ng mga ipinaparatang sa akin, ng mga oposyonista revolusyonaryo. Gusto kong makarap. Maging ang aking mga kaibigan ay alam na aking pagtutol sa armadong revolusyon. Bakit nagpadala ang kitpunan ng isang dugo na hindi ko kilala? Dahil yaw ang mga kilala ko ay batid na kailanman ay hindi ko isinasangayunan. Ang anumang pilusang parahas. Ang korte ay magkakaroon ng saglit na pagpupulong para sa uling hatol sa paglilinis. Ang hukom ay nagdesisyon na sa paglilinis na ito ay aming napagtantong ang akusadong si Dr. Jose Rizal E. Mercado ay nagkasala. Ang tribunal ay nakapagdesisyon na si Don Jose Rizal
Mercado P. Alonso ay pinapatawan ng kaparusahang kamatayan. Ika-28 ng Disyembre, 1806 ay inaprubahan ni Polavieja ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Bumalik si Padre Balaguer sa Fuerza Santiago para talakayin kay Rizal ang pagbawi niya sa mga ideyang anti-katoliko sa kanyang mga sulatin at pagsapi sa masoneria. Sunod ay si Doña Teodora Alonso na emosyonal na dumating. Jose! Anak! Patawad, ina. Patawarin mo ako. Patawad. Hindi ko ito matatanggap, anak. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo, anak. Pagkaalis ni Doña Teodora ay siya namang pagdating ni Trinidad. Ang 10 sa magkakapatid. Ang alkohol na lutuan na pinagkatiwala ni Jose sa kanyang kapatid ay naglalaman ng tula ng pamamaalam. Saan kasi na kayo, madam? Inside. Sunod na dumating ay si Padre Balaguer upang ibigay ang burador at retraction. Ang retraction ni Rizal ay isang kontrobersyal na dokumento dahil ang mga eskolar na Rizalista na kundi Mason ay anti-katoliko ay nagsasabing huwad ito. Samantala, sinasabi naman ng mga katolikong Rizalista na ito'y tunay na dokumento. Dumating sina Josephine Bracken na kanyang asawa at si Josepha ang kanyang 9 na kapatid. Patawad, Josephine. Marahil, ito na ang huli. Pagpumahin mo kung magdudurutin sa iyo ng habang buhay na kalungkutan. Thank you.
Hulugan ni Pepe ang pagbabasa ng Life of Works of Rizal, isa itong mamahayag na sumulat ng isang artikulo at akda na naglalaman ng katiwalian at korupsyon ng gobyerno. Siya namang ipinaginitan ng isang politikong nagangalang Mayor Cor Ralph Sean. Saksi sa kanilang ginagawang krimen, isang butihing estudyante ng kriminolohiya na nag-aaral sa kilalang paaralan ng lungsod ng Legazpi, probinsya ng Albay, sa Bicol o kilalang bilang Katsi. Ang estudyanteng ito ay nagangalang Crisostomo Saranya. Hindi totally parado yung ano, ridiculous. Saranya ang kanyang nasaksihan ay maghahanda ng mga pulis sa pagresponde. Samantala, ay dadali naman sa karatig na lugar si Pepe kung saan huling nasaksihan ang huling kabanata ng buhay ni Rizal. If you sign this document saying that you have committed libel against me and you have written malicious articles about me, I'm gonna spare your life. Sorry sir, pero hindi ko ang pinaparatan mo. Sulat na ako ng patigan na pawang kagawa na ng gabano. Wala akong kasalanan. I won't accept it. Even if it died, it cost my life. Alright. Patali lang ako kausap. Boys! Kayo nang bahala!
malibutan ng mga tauhan ni Mayor Coral, Sean si Pepe, handa ng binata sa kanyang kahantungan. Hello guys, welcome to my vlog.